Paki sa YouTubers, magandang araw mga DIY. Alex Ono naman ang babalik para sa ating panibagong video. Sa video natin ito, ay papakita ko naman sa inyo o tuturo ko sa inyo yung connection ng ating tatlong amplifier na may crossover, equalizer at mixer. Ayan, sa nakaraan nating video, ipakita na natin yung 1 amplifier, 2 amplifiers at ngayon naman 3 amplifiers sa connection. Ayan, dahil hindi pa rin natin tapos yung ating ginagawang speaker grill or speaker cover para sa ating mid-high. Okay guys, bago tayo patuloy sa mga bago para sa ating channel, huwag nyo guys kalimutang mag-subscribe. Ayos, i-click nyo rin ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload ng video. Sa siyempre, pakilagay share rin para magpapahagi tayo ng konting kalaman sa iba. Siyempre, magkakaroon tayo ng sound test sa huling bahagi ng ating video na to. Okay guys, let's go! So, ayan yung itsura na likod niya. Ayan, 1, 2, 3 amps. Crossover at equalizer. Okay guys. So, ngayon kailangan natin ng mga wire or cables. Ayan, so nakaready na yung cable natin. So, meron tayong XLR male to female. So, kailangan natin 8 piraso. Ayan, at syempre meron din tayo para sa ating mixer. Ayan. XLR male to 1/4 jack. Ayan. Connection na tayo. So magsisimula tayo sa taas mixer. Ayan. Pababa. Yes, para mas malinaw. Okay, pagdating sa mixer, so isa lang yung tatandaan natin papunta sa ating equalizer. Main out, left and right. Okay, right, red, left, blue. Okay. Ating male at XLR ay kukonect natin naman sa input ng ating equalizer. Red sa kaliwa or channel 2. Ayan. At channel 1 naman, puti. Okay. Channel 2 usually ay right channel natin at ang channel 1 naman ay left channel. Okay, so gamit tayo ng dual thread para sa left and right. Okay, so pakita ko lang saglit yung harapan. Ayan, so para mas malinaw sa atin. Ayan, so tatlong amplifier sa baba. Sa ating bass, mid at high. Okay. Okay, output ng ating equalizer. So, gamit tayo ng so red. Red din ang gagamitin natin. Output ng equalizer papunta naman sa input ng ating crossover. So, right channel. Okay, pagdating naman sa left channel, output na equalizer papunta sa input ng ating crossover. Okay. Okay, sunod natin yung galing naman sa crossover. So, unahin natin yung high. Dahil yung amplifier natin sa taas ay pang high or a tweeter. So, kukunin man tayo sa high. Ayan. So, right channel. Okay. Papunta sa channel B. So, yung silbing right natin ang B. Okay. Pagdating naman sa kabila, high. Left channel output. Suksok naman natin sa channel A para sa ating left channel and input.
Okay? Out, in. So, ganun lamang kadali. So, kaya sunod naman natin yung ating mid. Ayun, mid. Mid, out. Ayan. At ang ating amplifier pa sa ating mid ay ang ating pangalawa. So, sa baba. Okay. Mid. Papunta sa channel B ng ating pangalawang amplifier. Sunod naman sa left channel natin. Okay, mid out. Mid out. Papunta naman sa pangalawang amplifier natin para sa ating mid. Or instrumental speaker. So channel A, right channel, or left channel. Okay. Sunod natin yung paghuli naman, low para sa ating bass. Okay. So ipuling naman natin sa B. B ng ating amplifier input. At ang panguli para sa ating amplifier connection. Left naman, left. Left out. Papunta sa in ng ating channel A ng ating power amplifier. Ayan. So ayan, nakonect na natin yung ating mga signal cable sa isa't isa. Okay. Iayos natin pansamantala itong mga kable para hindi nakalaylay sa flooring. Okay. So meron ako dito mga used na tie cable. So pansamantala lang naman pwede na itong magamit. So pansamantala, lagyan lang natin ng tali yung ating kable. So para hindi lang magkalat. Ayan. Okay. Pakita ko lang na mabilisin yung ating mga speakers na gagamitin. Yung isang baba magsisilbing bass natin. Sa gitna yung mid. At sa taas yung gagawin nating high. So kung mapansin nyo, Twitter natin, tatlo sa per box. 1, 2, 3. Ayan, so tatlo ang Twitter natin dito. Subwoofer natin, ay may total na 700 RMS. Sa taas ay 500 RMS yung dalawa. At sa taas naman, estimated 360 RMS total ng ating high or mid-high din. Sa taas natin. So, kapit natin yung speakers niya. So, naka-ready na yan. Soksok na natin sa ating amplifier. Ayan, so nakakabit lahat. Okay guys, nakikapit na natin yung ating mga speakers. Ayan. So high natin, left and right. Tapos instrumental or mid.
Ayan, sa pangalawang speaker, sa baba naman ating subwoofer. Okay guys. Ayan, so okay guys, gagamit tayo ng Bluetooth receiver. Ayan, para maging wireless yung ating player. At gagamit tayo ng Android para sa ating player. Ayan. Okay, so pakita ko lang sa inyo yung ating mixer. Ang gain natin, 12 o'clock. Okay, pan, nasa left. Yung ating line in sa left. At nakasagad naman sa right yung line natin sa right. Okay. So pagdating sa high, 10 o'clock. Mid, 1 o'clock. Low, 10 o'clock. Ayan. So low natin, 10 o'clock. Okay, the rest. Wala function. Okay, pagdating sa ating equalizer, ganyan yung ating adjustment. Parehas lang sa kabila. Ayan ang ating volume para sa ating EQ ay 11 o'clock. Ayan. Pagdating naman sa ating crossover, ayan, so pagkakataong ito, nagpa-function lahat or range or frequency range sa likod. So meron tayong low, mid, high at ganun din sa kabila. Ayan, sa low natin 12 o'clock, mid 12 o'clock, high ay at 11 o'clock. So sa kabilang channel, same lang. Okay, pagdating sa ating mid-high frequency, so nilagay natin sa 3 o'clock. Ayan, para mas malalamig sa tenga. Ganun rin sa kabila. At pagdating naman sa ating low, ayan, low-mid frequency, lagay natin sa 9 o'clock. Ayan, so para matanggal yung boses. Pagdating sa ating amplifier, so ilalagay natin sa 3 o'clock. Yan. 3 o'clock yung high. Ganun din sa ating mid or instrumental speaker, vocals. Yan. Pagdating naman sa ating low, 12 o'clock lang. Okay. Yan, 12, 3 o'clock ang dalawa. Ayan, so ganyan lang yung ano natin, setup. So pagdating dito, set na yung main volume natin. Ayan, so play tayo ng music. Doon natin ng konti. Ayan. We'll be right back.
Okay guys, dito na nagtatapos ang ating video. So maraming salamat sa mga nanonood hanggang sa huli. At bago tayo tuluyang magtapos sa mga bago pa lang guys sa ating channel, ay huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Pakiclick niyo rin ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na videos. At syempre, pakilike share rin para makapagbahagi tayo ng konting kalaban sa iba. Ayun guys, at napanood niyo or napakinggan niyo yung ating sound test. So mas iba pa rin ang tatlong amplifier para sa ating sound setup. Nasa halimbawa na lamang sa low, ayan, sa para sa bass natin. Ayan, so may adjust natin ng walang boses or walang halong boses sa ating mga low frequency speakers. Ayan, dahil ang amplifier natin ay para sa kanya. So ganoon din sa ating mid at high. Ayan, ang high natin hindi mahaluan ng bass. So may iwasan natin ang pagkasira. At ang ating mid naman ay hindi malalagyan ng high frequency. Ayan, at may adjust natin ng individually kung para saan na dapat na frequency yung bawat amplifier. So suma total, hindi maghahalo-halo yung frequency dahil tig-isa-isa sila ng amplifier para sa ating mid, high at low. Okay guys, at muli ito ang inyong lingkod Alex Ola nagpapaalala. If you want it perfect, do it yourself.